Yan po ang ibig sabihin ng WWJD. What would Jesus do? O sa Tagalog, ano ang gagawin ni Jesus? Kung si Jesus ay alukin ng emperador ng Roma ng isang political position or political office sa pamahalaang Roma, ano ang gagawin ni Jesus? O kaya naman, halimbawa si Jesus ay may nakita ang isang pulubi na merong daladala ng isang sakong plastic bottles, no, yung water bottle plastic. At habang naglalakad yung pulubi ay sumambulat yung kanyang daladala at nagkalat sa kalsada yung mga plastic bottles. Ano ang gagawin ni Jesus? What would Jesus do? So atin pong ipagpapatuloy ang ating series na Imitating Christ. At ngayong umaga ang ating topic ay Doing the WWJD. Ang title ng ating topic ay hindi pagmumungkahi, hindi isang suggestion na isagawa natin ang WWJD, no? Bagamat parang yun ang intindi. Sa halip, ito ay parang isang pagtatanong. Ha? Isang pagtatanong kung ang idea na ito na WWJD or what would Jesus do ay pwedeng maisagawa o dapat isagawa o dapat unang isagawa sa, ng mga Kristiyanong nagnanais tumulad kay Jesus. So muli, basahin natin ang ating teksto ng 1 John chapter 2, verse 6. At ang sabi sa NIV, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Tayo ay sumandaling manalangin. Lord, sa umaging ito, sa iyo ang papuri at kaluwalhatian, at salamat ng marami sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. We thank you for the things that you have done and for the things that you are doing in our lives. Salamat din sa mga bagay na pinikalo mo sa amin. Thank you for the enjoyment. Thank you for the things we enjoyed. Thank you, Lord, sa mga pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Lalo-lalo na, syempre, sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo, kung saan ay naibalik kami sa dati naming kalagayan sa iyong harapan. We thank you, Lord, for all these blessings. Indeed, Lord, you are great. Ikaw ay dakila. At ang katapatan mo ay hindi magmamaliw. Lalo na ang pag-ibig mo ay hindi matatapos. Salamat ng marami sa umagang ito at patnubayan mo po kami sa aming pagtalakay sa paksang ito at nawa ay ma-challenge kami ng ilang mga bagay dito at maging maisagawa namin yan sa aming buhay bilang mga tagasunod mo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa pelikula ng In His Steps, kung napanood ninyo, ano? Doon sa pelikula na yun, hinamon ng pastor ng First Church of Raymond ang mga miyembro ng church para sa isang one-year project. Ang lahat ng magbo-volunteer sa project na ito, bago sila gumawa ng isang desisyon, ay kailangan tanungin muna nila sa kanilang sarili, what would Jesus do? Ha? Halimbawa, kung ako ay bahagi ng church na yun at kasama ako dun sa project na yun, bago ako mag-desisyon na gumawa ng isang mahalagang bagay, ay tatanungin ko muna ang sarili ko, ano ang gagawin ni Jesus kung siya ako? Ha? Parang ganun. Ano ang gagawin ni Jesus kung siya nasa posisyon ko?
Halimbawa, inalok ako ng isang trabaho, pero yung trabaho na yun ay medyo merong sablay. So itatanong ko sa sarili ko, what would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus kung siya ako? So yun yung kanilang project, na sa loob ng isang taon, yung mga magbo-volunteer doon sa project na yun, ay ganun ang gagawin. Bago sila gumawa ng isang mahalagang desisyon o pagpapasya, itatanong muna nila, what would Jesus do? Ang hamon na ito ni Pastor Henry Maxwell ay bunga ng isang pangyayari sa isang Sunday worship service sa church, sa First Church of Raymond, na kung saan mayroon isang lalaki na, isang estrangherong lalaki ang pumunta sa harapan, tumayo doon at nagsimula siyang magsalita, na sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi ay tila baga nakonsensya ang mga tao, ang mga miyembro ng hindi naman lahat kundi ilan sa mga taga-church, First Church of Raymond. Yung lalaking yun ay nagtanong ng mahinahon, ano ang ibig sabihin, anong ibig mong sabihin sa pagiging Kristiyano? Ito ba ay umawit lang ng where he leads me, I will follow? Ito ba ay ang maglagay ng poster ng Bible verse sa pader ng inyong mga tahanan o ng inyong opisina? At meron pa siyang ilang mga sinabi na, yun nga, nakonsensya ang ilang mga miyembro ng church. Although merong ilang hindi tama sa pelikula tungkol sa kung anong pagiging Kristiyano, pero ang one-year project ng pastor na yon ay isang magandang proyekto, na bago sila gumawa ng anumang desisyon ay itatanong muna nila, what would Jesus do? Halimbawa, kung ikaw ay isang kabataan at inutusan ka ng nanay mo na bumili ng ganito, pero tinatamad ka, gusto mong sumuway, bilang Kristiyano, itatanong mo, what would Jesus do? Kung ikaw si Jesus, anong gagawin niya? Susunod ka ba o tatamarin ka? So parang ganun, yun ang pinaka-idea nun. No? So bago sila gumawa ng anumang desisyon, tatanungin muna nila, what would Jesus do? WWJD. At yun ay isang magandang project. Alam nyo, ang WWJD ay naging isang popular na moniker o label noong huling bahagi ng 1800s, no? Dahil doon sa aklat na isinulat ni Charles Sheldon na may pamagat na In His Steps, na yung pelikula nga ay ganun din ang pamagat. Ito ay isang nobela. Yung aklat na yun ay isang nobela. Hindi ito tunay na pangyayari, ni hindi base sa tunay na pangyayari, ito ay isang katang-isip lamang. Pero ito ay mayroong magandang lesson para sa mga Kristiyano. Ang moniker o label na WWJD ay muling pinasikat noong 1990s. No? At iba't ibang novelty items ang lumabas na mayroong label na WWJD. Meron, hanggang sa ngayon, meron pa rin. Merong coffee mug na WWJD. Pero itong gamit kong coffee mug, wala itong WWJD. Merong mga leather bracelets na merong WWJD. May t-shirts, may hoodie, iba't ibang klaseng novelty items ang lumabas na mayroong WWJD. Doon sa aklat o sa pelikula, ang WWJD ay nagbunga ng maganda. Pag sinabi kong WWJD, ito yung what would Jesus do, ano ang gagawin ni Jesus, no? So nagkaroon na ito ng magandang bunga doon sa aklat at saka doon sa pelikula. At totoong magandang idea ito kung maisasagawa. Pero meron isang malaking problema sa ideyang ito. Kung hindi natural
sa isang tao o sa pagkatao ng isang Kristiyano na isagawa ang idea ito, ha, kung hindi natural sa kanya yon, mas malamang ay sumuko siya sa pag-a-apply nito o kalimutan niya na lang ang proyekto ngayon o ang pagsasagawa nun. Dahil para maisakatuparan ng palagian o para ito ay maging bahagi ng buhay ng isang tao, yung idea ng WWJD, hindi lang ang itanong sa sarili, ano ang gagawin ni Jesus? What would Jesus do? Ang kailangan gawin, no? Hindi lang yun ang hindi lang itatanong, ang kailangan gawin. Sa halip, ang unang-unang dapat na mangyari ay ito. Maging isang tao ka na natural at palagi ang umaayaw sa mga inaayawan ni Jesus, at natural at palagi ang ginagawa ang mga gagawin ni Jesus sa anumang sitwasyon. Yun ang dapat na mangyari. Ibig sabihin, hindi ka doon magsisimula sa pagtatanong ng what would Jesus do, ano ang gagawin ni Jesus kung ikaw ay nalagay sa isang sitwasyon. Sa halip, ang unang dapat na mangyari ay mahubog ang iyong pagkatao na natural at palagi ang gumagawa ng bagay na yun o yung idea na yun. Maganda ang hangarin ng WWJD. At kung maisasagawa nga ay talagang maganda ang ibubunga nito. Ang malaking problema lang sa ideyang ito ay maliban na maging close ang isang tao, maging malapit ang isang tao kay Jesus, so talagang close, ha? Hindi niya magiging way of life ang pagsasagawa o ang pamumuhay ng idea na WWJD. Totoo na pari itong maisagawa. Isa, dalawang beses, tatlong beses, ha? Apat, lima, pwede maisagawa. Pwede rin maisagawa ito sa paraan ng mga pariseo. Talagang mahigpit na pagsasagawa. Pero wala yung diwa. Gagawin mo lang ito as gagawin mo lang ito mechanically, no? At saka legalistically. Pero hindi talaga yun ang iyong way of life. Hindi talaga yun ang natural na pamumuhay mo. Sapagkat hindi nga nabago yung pagkatao. At walang iniwan yan sa isang isang pusakal. Sabihin natin gano'n, no? Halimbawa lang, isang pusakal. Na yung pusakal na yun ay sabihin mo sa kanya, magbasa siya ng Biblia araw-araw, hindi niya magagawa yun. Maliban na si Jesus ay magbago ng kanyang buhay, di ba? So parang gano'n yun, eh. Hindi mo basta-basta maisasagawa yung WWJD kung ang iyong pagkatao ay hindi nahubog muna sa larawan ng Panginoong Jesucristo. Dahil tandaan niyo, what would Jesus do? Ano ang gagawin ni Jesus? Yung gagawin ni Jesus ang gagawin mo. But if you don't have the character of Christ, you cannot do that. Hindi mo magagawa yun. May hirapan ka. Sabi ko nga, sa dalawa beses, sa dalawa, tatlo, apat, limang beses, masasagawa mo yun. Pero later on, maaaring sumuko ka na, o bumigay ka na, o kalimutan mo na lang ang bagay na yan. Kasi babalik ka doon sa default mo. Babalik ka doon sa nakasanayan mo. Dahil ang pagkatao mo ay, o yung karakter mo ay hindi nabago. Hindi natulad kay Jesus. Bagamat maganda yung hangarin, pero yun ang problema doon. So if you try, or if you will try to live out what Jesus would do without first training yourself to do what Jesus was regularly doing, you cannot do what Jesus would do naturally and routinely. Ulitin ko yun. If you will try to live out what Jesus would do without first training yourself to do what Jesus was regularly doing, you cannot do what Jesus would do naturally and routinely. Kung susubukan mong isa pamuhay kung ano ang mga gagawin ni Jesus
na hindi mo muna sinasanay ang sarili mo na gawin ang mga palagian niyang ginagawa, hindi mo maisasagawa ng natural at palagian ang mga gagawin ni Jesus sa anumang sitwasyon. Ha? Kung susubukan mong isa pamuhay yun, ha? Kung susubukan mong isa pamuhay kung ano ang mga gagawin ni Jesus, sabihin natin sa isang sitwasyon o sa mga sitwasyon na makakaharap mo, na hindi mo muna sinasanay ang sarili mo na gawin ang mga palagian niyang ginagawa, hindi mo maisasagawa ng natural at palagian ang mga gagawin ni Jesus sa anumang sitwasyon. Sa puntong ito, mayroon dalawang bagay na dapat tayong maintindihan. Okay? Ang una ay ang mga gagawin ni Jesus. Ang mga gagawin ni Jesus ay tumutukoy doon sa kung ano ang kanyang magiging response o reaction o aksyon sa isang particular na sitwasyon. Halimbawa nga, kung siya ay alukin ng emperador ng Roma ng isang political position, ano ang gagawin ni Jesus? So ito yung kung ano yung gagawin niya. Ang mga gagawin ni Jesus ay tumutukoy doon sa kung ano ang gagawin niya sa isang sitwasyon. Sa kabilang dako, yun ang WWJD, kung ano ang mga gagawin niya. Yun ang WWJD. Sa kabilang dako, ang mga palagiang niyang ginagawa, ay tumutukoy sa kanyang spiritual exercises o spiritual training o spiritual disciplines. O sa Tagalog, mga spiritual na gawain o pagsasanay. Tama ba na dito tayo magsimula sa WWJD para tayo ay matulad o para ating gayahin si Jesus sa kanyang pamumuhay? Sa aklat at doon sa pelikula, pwede. Pwedeng doon magsimula. Pero sa practical na pamumuhay, para tularan si Jesus sa practical na pamumuhay, doon ka magsisimula. Ako yung naniniwala na hindi doon, mali. Mali na doon magsimula. Because if you will start to do what Jesus would do in a particular situation without first training yourself to practice what He has done or what He practiced, wala kang power. Wala kang kakayanan para isagawa yun. So, hindi doon dapat magsimula. Sa halip, ang sinumang nagnanais na matulad kay Jesus ay dapat na magsimula doon sa WDJD. WDJD. What did Jesus do? Ano ang mga ginawa ni Jesus? So, ano ang mga ginawa ni Jesus? Na kung saan tayo ay dapat na magsimula? At bakit natin dapat isagawa ang mga ito? So, titingnan lang natin yung ilan. At hindi ko alam kung sa series na ito matatalaki natin yung mga spiritual exercises na yan. Siguro mas maganda kung yan ay gawin natin ng isang bagong series, no? Pero yun, siguro pagbalik ko na galing ng bakasyon, no? O kaya naman gagawin ko sa ibang paraan. Pero hindi natin siguro matatalakay sa series na ito yung mga spiritual disciplines o spiritual exercises kung isa-isahin natin. Pero gusto ko lang bigyan kayo ng overview kung ano ang ginawa ni Jesus bilang isang tao. Kalimutan muna natin yung kanyang pagka-Diyos. Hindi natin inaalis yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay sinless. Siya ay filled with the Holy Spirit. Pero bilang isang tao, anong ginawa ni Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa? And considering, no, na siya ay Diyos at siya ay filled with the Holy Spirit, sa kanyang pagiging tao, bakit niya isinagawa? Ano ang kanyang mga isinagawa at bakit niya isinagawa ang mga ito? Okay? So titingnan lang natin yun. Karoon lang tayo ng overview kung ano yung mga ginawa niya. At yun ang ating dapat na isagawa rin. If we want to become like Jesus or we want to become more conformed
to His image, no? Kailangan gawin natin yung kanyang mga isinagawa. Ulitin ko, hindi natin pwedeng isagawa kung ano yung gagawin niya sa isang particular na sitwasyon kung hindi muna natin isinasagawa yung kanyang mga isinagawa. At ito yung kanyang mga isinagawa. Okay? So, una, si Jesus ay nagbasa ng Bible. Jesus read the scriptures. Bagamat walang talata sa Biblia, tuwir ang talata. Ibig sabihin, direct quotation from the scripture o isang verse na magsasabi na si Jesus ay nagbasa ng Biblia, bagamat wala yun, makikita natin sa buhay ni Jesus, sa kanyang pagtuturo, alam natin na ginawa niya yun. Ha? Doon sa Luke chapter 4, doon sa temptation at saka sa Matthew 4, di ba? Nung siya ay toksohin ng Diablo, talagang ilang beses niya sinabi, nasusulat. It is written. Ibig sabihin, alam niya yung nakasulat sa Biblia. Dahil binasa niya, dahil kung ako'y naniniwala, nakabisado niya pa. Sa ulado niya yung mga nakasulat doon. Dahil ang mga Hudyo ay talagang, lalo-lalo na siya ay rabbi, no? Talagang sinasaulo nila, minememorize nila yung law of Moses. So, hindi lang siya nagbasa, kundi sinaulo niya rin ang kautusan. At makikita nga natin doon sa Matthew 4 at saka sa Luke chapter 4 verses 1 to 13, tatlong beses na sinabi kay Satan, nasusulat. It is written. So doon pa lang makikita na natin na si Jesus ay talagang nagbabasa ng Biblia. Hindi lamang yun sa pakikipag-usap niya, sa pakikipag-diskusyon niya sa mga tao. Halimbawa, doon sa Matthew chapter 12 verse 3, sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nabasa kung ano ang ginawa ni David nang siya ay kanya, siya at ang kanyang mga kasamaan ay nagutom? So makikita niyo, sabi niya, hindi ba ninyo nabasa? Dahil siya, nabasa niya. Ibig sabihin, doon sa Matthew chapter 19 verse 4, sumagot siya, hindi ba ninyo nabasa na lumika sa kanila noong pasimula ay lumika sa kanilang lalaki at babae? So sa mga ganung pananalita ni Jesus, alam natin na siya ay nagbabasa ng Biblia, ng scripture. So, bakit kailangan niyang gawin yun? Alam niya na hindi siya exempted sa Bible reading. Alam niya yun. Kailangan ng kanyang kaluluwa, ng kanyang isip, ang pagbabasa ng Biblia. So, ano pa ang ginawa niya? Jesus spent time with the Father in prayer. Hindi lamang siya nagbasa ng Biblia. Meron din siyang pagkahumaling. Sa pag-spend ng time with Father God sa pamamagitan ng prayer. Doon sa Luke chapter 6, ang sabi, verse 12, nang panahon yon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Nang panahon yon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Nag-pray siya. Nagbasa siya ng Bible. Bukod sa pananalangin, bukod sa pagbabasa ng Biblia, si Jesus ay nag-ukol din ng panahon na makapag-isa at manahimik. Jesus practiced solitude and silence. Doon sa verse sa Mark chapter 6 45 to 47 mababasa natin ang ganito sa magandang balita Biblia. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nag-pray siya. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka. Ibig sabihin, nakalayo na yung mga alagad. Nasa laot na sila ng time na yon. Habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang, he stayed there by himself. Alone. Nag-iisa siya. Nag-spend siya ng pagiging mag-isa. Yung solitude and silence. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng spiritual disciplines, yung pagiging mag-isa. Sa panahon natin na ang social media, kaya ang social lagi tayo nakakonect sa ibang tao.
hindi lamang sa social media, kundi sa pang-araw-araw din na buhay natin. Bagamat ngayon, alam ko na naka-quarantine ng marami. Pero in our normal life, no, ganyan tayo. We are always connected to others, barkada, kaibigan, kasama sa trabaho, sa eskwela. Nawawala yung time na makapag-isa tayo, nakasama ang Diyos at talagang manahimik. Pananahimik sa panahon ngayon ay halos parang uncomfortable ang maraming tao. Maging sa church, mapapansin nyo pag medyo tumahimik ng konti. Ayaw natin ng mayroong silence ng sandali eh. Parang awkward sa atin yun na magkaroon ng konting silence. Halimbawa, ang isang preacher, no? Ang isang pastor, isang tagapagturo. Kapag medyo tumigil ang pastor ng mga 10 segundo, nagtataka na yung mga tao. Ha? Nakatingin na yung mga tao kung ano mangyayari. Parang sa kanila, yung silence, yung 10 segundong pagtahimik, eh hindi dapat. Parang gusto nila tuloy-tuloy. Ha? Pag nakakita rin kayo ng mga preacher, na parang talagang parang machine gun, yun ang gustong-gusto ng ilan eh. Yung parang machine gun ba? Talagang tatatatatat. Dati ganun ako eh. Pero meron akong isang narinig na tagapagturo. Ang sabi niya, siya rin ganun dati. Ang sabi niya, meron daw nagsabi sa kanya na bakit ganyan kang magturo o mangaral? Bakit hindi mo bigyan ng panahon ang mga tao na pag-isipan ang mga sinasabi mo? Totoo naman yun. Nakapag-dire-diretso yung sinasabi mo, nai-entertain lang yung mga tao. Parang talaga nakikita. Lalo na kung ikaw ay masyadong animated, di ba? Yung talagang paano ba yung ang tagalog ng animated? Yung makilos ka. Marami kang movement. Nai-entertain lang ang tao pero hindi nila iniisip yung sinasabi mo. So pag yung mayroong silence, ayaw natin. But we need silence. We need to pause for a while. Kailangan natin manahimik. Meron nga biniling bagong aklat si Colleen about yung harriedness, no? The ruthless elimination of hurry. Sa Tagalog yung radical o na pagtatanggal o pag-aalis ng pagmamadali. Madami sa atin kasi lagi sa panahon natin, no? Ang mga tao lagi nagmamadali. We want instant. Lagi gusto natin instant. Alam ko, sa MRT, hindi ka makakapagmadali. Talagang pipila ka. Pero yun tayo eh. On the go tayo lagi. Lagi tayo nagmamadali. We need to take time to be silent. At si Jesus ganun, nag-isa siya, gusto niya maging tahimik yung kanyang kapaligiran para talagang magpiesta siya sa presensya ng Diyos. So hindi lamang yung pagbabasa ng Biblia, hindi lamang panalangin, hindi lamang mapag-isa at yung pananahimik, kanya rin ipinamuhay ang pagiging malihim sa mga mabubuting ginagawa niya. He practiced secrecy. Siya ang nagturo na doon sa Matthew chapter 6 verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na ganting pala mula sa inyong amang nasa langit. Sabi doon sa ang Biblia 2001, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Hindi na kailangan makita ng tao yung ginagawa mong mabuti. Jesus practiced secrecy. At kalintulad niyan, no, Jesus practiced obscurity. Halos magkaparehas yung dalawa na yan. Si Jesus, ayaw niya na may makakaalam ng kanyang ginagawa. Ayaw niya na maging tanyag siya. Ayaw niya na maging kilala siya.
He doesn't go with high profile people, no? Sa panahon natin ngayon, yun ang gusto ng marami, maging mga Kristiyano at pastor, talagang dumidikit sa mga matataas na tao. Pero si Jesus hindi ganun. Kasama niya yung mga sinners, ha? Kasama niya yung mga tax collector. Ayaw niya na maging tanyag. Ayaw niya na maging kilala. Pansin niyo, halimbawa sa Matthew 9 verse 30, ha? Matapos siyang pagalingin yung dalawang bulag, ang sabi, at nakakita nga ang dalawa, mahigpit silang pinagbili na ni Jesus na huwag nila itong sasabihin kanina man. Ha? Dahil yun ang gusto niyang way, na walang makakaalam ng ginagawa niyang mabuti. Doon din sa Mark chapter 5 verse 43, matapos siyang buhayin yung batang babae, ang sabi, pero mahigpit silang pinagbili na ni Jesus na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Ayaw niya na nakikita ng iba, malalaman ng iba ang kanyang mabuting ginagawa. Tayo, minsan, at hindi lang minsan, madalas, na pag gumawa tayo ng mabuti, gusto natin makita niya ng ibang tao. Gusto natin ma-recognize. Pero yun ang isang practice na ginawa ni Jesus. Yun ang kanyang isang spiritual discipline o training na ipinamuhay niya. Yung secrecy and obscurity na wala siya sa eksena, na hindi siya kilala. Diba, may mga pastor minsan, makikita nyo, Reverend Juan de la Cruz, PhD, DDD, lahat ng letters nasa huli ng pangalan. Pero si Jesus, wala. Hindi ganun. Ayaw niya ng mga ganyang mga bagay. Ilan lamang yan sa mga spiritual disciplines o spiritual na gawain na palagi ang ginawa ni Jesus. Of course, nagsagawa niya sa fasting, nag-observe siya ng Sabbath, umawit siya, nakasama ang mga alagad, at iba pa. Marami, may iba pa siyang mga spiritual disciplines na ginagawa. At sa kasaysayan ng Iglesia, makikita ninyo na ang mga Christians din noon ay nagsagawa ng mga ganyan. Nag-develop sila ng mga spiritual disciplines na yun ang paraan upang maging close kay Jesus. Alam ni Jesus na mahalaga at kailangan ang mga spiritual na gawain ito. Ang problema, hindi ito pinapansin ng napakaraming Kristiyano. Ha? Hindi ito pinapansin ng napakaraming Kristiyano. Tila baga ayaw ng mas nakararami sa mga itong gawain. Fasting, secrecy, obscurity, silence and solitude, yung mga ganyan. Bibihira. Sa katunayan, maraming nagsusulputang mga Christian band, di ba? Daming Christian band, mga praise and worship band, ibig sabihin. Kung hindi man praise and worship band, basta Christian band, diba? Kung maawit ng mga contemporary Christian music. Pero tila walang grupo ng mga umuusbong na Kristiyano. Hindi mga kabataan, kundi mga siguro yung mga papunta na sa adulthood na mga Kristiyano, walang grupo na bumubuo para akayin ang ibang Kristiyano tungo sa pagsasagawa at pagpa-practice ng mga spiritual disciplines. Pero banda, napakarami. Bakit? Bakit walang ganung grupo, walang ganung gumagawa, walang nag-organize ng pagsasagawa o pag-aakay sa mga Kristiyano para sila ay magsagawa rin ng spiritual exercises o mga spiritual na gawain ito? Dahil hindi interesado ang maraming Kristiyano. Kaya hindi walang nagbabaka sakaling gumawa nun. Kasi nga, hindi ng interest ng nakararaming Kristiyano. Pero banda,
talagang ang daming followers niyan. Pag bandang ginawa mo, madami kang magiging followers. No wonder Christians are full of songs. No wonder Christians are full of songs, but spiritually shallow. Nakakalungkot yun. Hindi ka takataka na ang mga Kristiyano, maraming Kristiyano ay ang maraming awit na alam, o sabihin natin palawit, pero spiritually meron kababawan, may kababawang spiritual. Bakit hindi ko sasabihin mababaw? Bakit hindi ko sasabihin shallow? Sa nakaraang ilang buwan, tingnan niyo yung mga Kristiyanong naging ateista, nag-backslide at naging Kristiyanong ateista. Ilan sa kanila galing sa mga banda, worship lead, mga worship leaders. Bakit ganoon? Sa kabila na sila ay umaawit sa Diyos daw, sila sa kabila na sila ay nagli-lead ng worship, bakit nangyari yun? Yun ay, nakikita niyo yung pagiging shallow. Hindi niyo ba nabalitaan yung isang grupo rin ng mga awit, na itong grupong ito ay maganda ang grupo na maganda silang umawit pupunta sa ibang bansa, nagpupunta sila sa iba't ibang bansa para magministeryo sa pamamagitan ng pag-awit. At minsan sa kanilang concert tour, sa kanilang dito dormitoryong tinitirhan, yung isang lalaki doon at yung isang babae na group singer sa grupo ay nag-elope. Ibig sabihin, gumawa ng immoralidad. Ang masama dito, yung babae ay may asawa at anak. Pero hindi kasama doon sa tour na yon yung kanyang asawa at saka yung anak. At yun ay, siyempre, paano siyang babalik ngayon sa asawa niya? Sa kabila nun, na sila ay nagmi-ministeryo sa pamamagitan ng pag-awit sa Diyos, ganun nangyari. So no wonder Christians are full of songs but shallow. Kasi ayaw ng spiritual discipline, yung training, pagsasagawa ng mga spiritual activities. Mahirap, pastor, eh. Kaya nga training, eh. Meron bang training na madali? Kaya ang gusto kong bigyan ng din sa inyo dito, you cannot practice WWJD naturally and routinely without first practicing WDJD. Ibig sabihin, hindi magiging natural at palagian ang pagtulad natin sa mga katangian ni Jesus kung hindi muna natin isasagawa ang mga spiritual na pagsasanay na isinagawa ni Jesus. At sa mga pagsasanay na ito, dapat tayo magsimula at magbuhos ng atensyon, mag-ukol ng panahon. Sabi ko nga sa ano, kay Chuck, no? Sabi ko, siguro, dahil minsan nag-uusap kami tungkol sa mga idea, sa theology, sa mga author ng libro, sa mga aklat na nababasa namin. Sabi ko sa kanya, siguro hindi na ako, mag-aaral pa rin ako ng konting theology at saka mga ibang biblical subjects. Pero sabi ko, siguro hanggang mamatay na ako, I will spend my time dito sa tungkol sa spiritual exercises, spiritual formation, sa paghubog ng sarili tungo sa pagtulad kay Kristo. At sabi ko sa kanya, kapag dumating na yung panahon na talagang kaya mo na, kung magagawa mo, organize a group, organize a ministry na ang focus ay spiritual formation, yung paghuhubog sa karakter ng tao tungo sa pagtulad kay Kristo. Kasi siya naman talaga, siya ang nagbigay sa akin ng siya ang nag-ignite ng passion para sa spiritual formation. So sabi ko, yabang nahandyan ka sa way na yan, kung magagawa mo, organize a ministry, kahit maliit lang,
Ha? Makatulong ka sa isa, dalawa, tatlong tao na mahubog mo yung kadalang kaluluwa tungo sa pagtulad kay Kristo. Malaking bagay yun. Hindi natin kailangan ng malaking ministry, hindi natin kailangan ng malaking church. If we can help people, a handful of people na matulad kay Kristo, mas maganda yun kaysa mag-baptize ka ng 50,000 na walang nangyari. So, ulitin ko, you cannot practice WWJD without first practicing WDJD. Kapag isinagawa natin ang mga practices na ito, yung mga spiritual exercises na ito sa tamang paraan, ang mga ito rin na maglalapit sa atin kay Jesus, at ang mga ito rin ang tutulong sa atin upang mahubog tayo, mahubog yung ating spiritual muscles, mapalakas ang ating spiritual muscles upang sa ganun matularan natin si Jesus. Maisagawa natin kung ano yung gagawin niya sa isang particular na sitwasyon. Kailangan natin ng spiritual muscles. We need spiritual muscles in order to do what Jesus would do. At makukuha natin, kailangan natin ng spiritual muscles para maisagawa natin kung ano yung gagawin ni Jesus sa isang particular na sitwasyon. At para magkaroon tayo ng spiritual muscles, kailangan natin gawin, we need to practice what Jesus did. Kailangan natin isagawa o i-practice yung mga ginawa ni Jesus. Ulitin ko, ang mga ginawa ni Jesus ay yung spiritual exercises niya or spiritual training niya. At doon dapat tayo magsimula. Ulitin ko, doon tayo dapat magsimula. Kaya kung wala tayong hilig doon sa basic exercises na yun, hindi tayo makakarating doon sa ating minimiti na maging tulad ni Jesus. Dahil mahalaga yun. Tandaan ninyo, si Jesus ay walang kasalanan. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay filled with the Holy Spirit. Kung tutusin, hindi niya kailangan yung mga spiritual exercises na yun. Hindi niya kailangan yung mga spiritual trainings na yun. Hindi niya kailangan yung mga spiritual disciplines na yun. Pero, isinagawa pa rin niya. Isinagawa pa rin niya ang mga bagay na yun. Bakit? Kasi, sa kanyang pagiging tao, sa kabila na siya ay filled with the Holy Spirit, yun ang mga paraan. Kailangan niya yung spiritual exercises na yun. Yun dahil yun ang paraan upang siya ay manatili at mapanatili niya ang connection niya kay God at yung kanyang closeness to the Father. Connection and closeness to the Father. Para sa atin, lalo na tayo ay nagkakasala, nadadapa, hindi tayo perfect, ang mga pagsasanay na spiritual na yan ay ganun din ang purpose. Para mapanatili natin at mahubog pa tayo, maging connected tayo kay God, maging close tayo kay God, at kapag naging connected tayo lagi at close tayo kay God, magkakaroon tayo ng spiritual muscles para maisagawa ang mga ginagawa ni Jesus. Maging routine sa atin yun. Maging natural sa atin yun. Bakit tayo nagkaroon ng pagkahumaling sa isang bagay? Halimbawa, isang lasinggero. Hindi naman siya pinanganak na lasinggero, di ba? Somehow, along the way, nangyari sa kanya yun. At one point in his life, sa isang punto sa kanyang buhay, uminom siya, nalasayang sarap, hanggang sa maging nagustuhan niya at lagi na siyang gumagawa ngayon. Nahubog na, na-form na yung kanyang spirito sa pag-inom. Ibig sabihin, nangyayari yon, pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao na magumon ka sa isang gawain. Eh bakit hindi natin subukan na magumon tayo? Ma-addict tayo sa pagsasagawa ng spiritual disciplines. Pwede yun. Sabi nga ni Dallas Willard, everyone has spiritual formation.
The question is, what kind of spiritual formation? Just like parang, sabi niya parang, ano yung education eh. Everyone has education, pero anong klaseng education? So, sabi niya si Hitler, meron siyang spiritual formation, pero hindi yun, kasi spiritual, hindi naman nangangahulugan lagi na Christian eh. No? Kaya, pwede yung kanyang spiritual formation ay devilish spiritual formation. Huh? Or demonic spiritual formation. So lahat tayo, lahat ng tao ay nahubog ang espiritu. Ang problema lang, anong klaseng pagkahubog meron. So kung tayo ay nahubog, pwede natin itong, kung tayo ay nakakilala na kay Jesus, no, tayo ay nagpasakop kay Jesus, lalo na tutulungan niya tayo para humubog ng panibagong espiritu sa buhay natin. At ang gusto nating espiritu na mahubog sa atin ay yung kawangis ni Jesus. At yun nga ang ating tinatalakay, imitating Christ. Tularan si Jesus. Kaya, ang maganda rito, no, ang mahalaga dito ay yung interest natin ay ibuhos natin sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Magkaroon tayo ng interest, ang madaling sabi. At pwedeng mangyari yun. Ha? Sa una, parang hindi mo gusto. Ganun naman lagi. Sa una, hindi mo gusto. Ha? Ganun naman talaga ang training. Sa una, ayaw mo. Sa una, mahirap. Pero once na nasanay ka, hahanap-hanapin mo. Dadagdagan mo pa. Dadagdagan mo pa. Sabi ni Richard Foster, superficiality is the curse of our age. Ang kababawan ang sumpa ng ating panahon. And I believe that. Ang kababawan ang sumpa ng ating panahon. Kaya kailangan natin palalimin yung ating kaugnayan kay God. Para hindi lang tayo maging mababaw na Kristiyano. Huwag tayong pumunta ron sa mababaw. Sahalip pumunta tayo sa malalim na kaugnayan kay God. At kung meron kayo, kung tatanong niyo ako, Pastor, ano ba ang pinaka kauna-unahan na dapat kong gawin, no? O i-practice? O ano yung kauna-unahang spiritual training na dapat kong isa katuparan para lalo akong malapit pa kay God? Maraming spiritual trainings, maraming spiritual disciplines. No? Katulad si Jesus, may ilan siyang binanggit. Pero mayroong isang spiritual training na magagawa ninyo kahit nasaan kayo. Kahit nasaan kayo. Ha? At ang training na ito, ang training na yun ay ito. Train yourself to keep God in your mind and to keep your mind with God. Ulitin ko. Train yourself to keep God in your mind and to keep your mind with God. Ha? Sa salita ni Jesus, I am in the Father and the Father is in me. Ibig sabihin, sanayin natin, sa Tagalog, sanayin natin ang sarili natin na lagi nating ilagay ang Diyos sa ating isipan at ang ating isipan ay maging laging kasama ng Diyos o kasama ang Diyos. Ha? Yan ang gawin natin. Yun ang unang-una sa aking palagay, yun ang pinakamagandang discipline na lagi nating ilagay sa isipan natin sa isipan natin si God at si God ay maging laging kasama ng ating isipan. Kasi kahit saan tayo pwede natin gawin yun eh. We can always talk to God. We can always think about God. Ano man ang ginagawa natin? Ilalaba kayo? Isipin nyo si God. Nagluluto kayo? Isipin nyo si God. Alam niyo, sabi nga ni Thomas Kempis, wala naman talagang mahirap na trabaho kung ito'y ginagawa mo
na ang nasa isip mo ay si God ang nagpapagawa sa iyo. Na walang mahirap na trabaho kung iisipin mo na si God ang nagpapagawa sa iyo nun. Kung mahal mo si God, if you love God, kahit anong hirap ng trabaho na yun, hindi mahirap para sa iyo kasi si God ang iniisip mo na siya ang nagpapagawa sa iyo. Pero pag iniisip mo na ang nanay mo nagpapagawa niyan, o ang boss mo nagpapagawa niyan, minsan nakakainis na, di ba? Ganun ang magiging kaisipan mo. Pero pag iniisip mo na si God ang pinag-uukulan mo, ang ginagawa mo, walang mahirap ng trabaho. Sabi mo nga, ibibigay mo ang buhay mo kay God, di ba? So, yung trabaho niyo, ba't hindi magagawa? Kaya kung 24/7 connected tayo kay God, yung ating isipan, yung pagtulad kay Jesus, mas mapapabilis. Siyempre, yung mga ginawa ni Jesus, yung mga spiritual exercises na yun, ay makakatulong yun. Ha? Sa ating sarili, para tayo ay maging connected lagi kay God at maging close pa kay God. Kasi nang kailangan natin yung closeness kay Jesus Pag tayo ay super close kay Jesus, pag tayo super close kay Jesus, maisasagawa natin naturally and routinely yung kanyang mga katangian, yung kanyang mga dapat gawin sa anumang sitwasyon. Pero we have to do those spiritual activities, those spiritual exercises properly or in the right way. Kailangan natin gawin ang mga yun sa tamang paraan. Siyempre, may mga maling paraan ang pagsasagawa ng devotion, Bible reading, prayer. May maling paraan yan At kapag ginawa natin to, ang mga ito sa maling paraan, hindi magbe-benefit sa atin yun. Hindi magiging effective sa atin yun. Mayroon mga Kristiyano na para lang masabing nagde-devotion, no? Uupo yan sa lamesa habang kumakain ng breakfast niya dahil papasok sa trabaho, babasahin ang our daily bread habang kumakain. So, para sa kanya, nakapag-devotion na siya. Para maisagawa lang ang devotion. Merong iba naman, nagbabasa ng Biblia, kaharapan TV. Pag ganun ang ginawa niyo, wala. Maling paraan niyo ng pagsasagawa. Yun ang dahilan kung bakit sasabihin ng isang Kristiyano, nagde-devotion naman ako, pero bakit ang babo ng spiritual life ko? Kasi nga, mali yung paraan ng pagsasagawa. There is no seriousness and sincerity about connecting to God. Yun ang problema. Ginagawa mo lang yun mechanically or routine, sa routine, no? Pero wala yung idea, wala yung thought o yung intention na maging connected ka kay God. They are doing it in a routine way but not developing the relationship. So yun ang maling paraan ng pagsasagawa ng devotion o ng mga spiritual na gawain. Of course, pag tinanong sila, nag-devotion ka ba? Sasabihin, yes, kaya ginawa ko yung devotion ko. Pero, kung tutuusin, baliwala yun. Kasi mali yung paraan. So, huwag niyong gawin ang inyong devotion, anumang spiritual exercises sa ganong paraan. Always think of developing your relationship with God in doing your spiritual training. Lagi niyong isaisip na paunla rin pa ang inyong kaugnayan sa Diyos kapag ginagawa ninyo ang inyong mga spiritual na gawain. Kapag ginawa niyo ang devotion niyo sa kapag ginawa niyo ang inyong devotion, di ba pang mga spiritual na gawain, sa tamang paraan, ang mga ito ay magiging mabisa para kayo ay ilapit sa Diyos, para kayo ay maging close kay God, para maging kayo ay connected kay God, at garantisado yun, magiging life-changing. Babago ng buhay ninyo. Tutulong ang mga ito, makakatulong ang mga ito sa pagbabago ng inyong buhay at sa pagtulad kay Kristo. At wala tayong ibang pinakamataas na layunin sa pagsasagawa ng mga yan, kundi ang maging tulad kay Kristo. But of course, katulad na sinabi ko last time, ang goal natin at the moment ay hindi obedience, kundi ang matulad kay Kristo. At ito nga ang ating dapat na gawin para tayo ay
maging close kay Kristo. Hindi obedience ang main goal, kundi ang maging close kay Jesus. At sa pamamagitan ng mga spiritual exercises na ito, spiritual training na ito, spiritual disciplines na ito, o mga gawain spiritual na ito, tayo ay kinoconnect nito kay God, kinoconnect tayo kay Jesus, at nagiging close tayo kay Jesus kung gagawin natin sa tamang paraan. So yun ang dapat nating pag-aralan. Yeah? Gawin natin yan sa tamang paraan. With sincerity, with seriousness. Gawin natin seryoso yung pagbabasa natin ng Biblia. Gawin natin sincero yung pananalangin natin. Yung ating pagdidevotion, gawin natin sa tamang paraan at iba pang mga spiritual na activities. At hindi lamang yung pagbabasa ng Biblia at pananalangin ang gawin. Gawin din natin yung iba. At doon nga yung training. Doon pumapasok yung training. Sinisimulan mo, nasanayin ang sarili mo na tumulad kay Jesus sa pagsasagawa niya ng mga bagay na kanyang isinagawa. Kapag naisagawa mo na yan, kapag yan ay palagi ano sa iyo, hindi na mahirap yung gawin yung what would Jesus do. Magiging natural na sa iyo yun. Sabi ko nga nung nakaraan, kapag ikaw ay super close kay Jesus, yung desire niya ay magiging desire mo, yung will niya ay magiging will mo, kung ano yung kinamumuhian niya ay kinamumuhian mo rin. So nagiging natural na sa iyo. At yan ay nagsisimula doon sa pagsasagawa ng mga ginawa ni Jesus. So, what did Jesus do? Anong ginawa ni Jesus? Yun ang gawin natin. At ang sasabi ko na mga ginawa ni Jesus ay yung kanyang spiritual activities, yung kanyang spiritual trainings, yung mga spiritual na gawain. Tayo muna namin, Lord. Sa tanghaling ito, we thank you again sa katatapos na pag-aaral namin at dalangin namin na maging bahagi ng buhay namin ang mga spiritual activities na ito, ang spiritual exercises na ito. Magkaroon kami ng interest, magkaroon kami ng desire na isagawa ang mga ito, sapagkat ang mga ito ang maglalapit sa amin kay Jesus. Lord God, we want to become super close to Jesus. Dahil yun ang sikreto upang kami ay makapamuhay naturally and routinely doing what Jesus is doing. So God, we pray na mangyari sa amin to. Magkaroon kami ng desire. Magkaroon kami ng pagkauhaw na isagawa ang mga ito. Because we want to become more like Jesus. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.